Sa bawat hamo ng buhay, lahat tayo ay kailangan ng karamay. Subalit, madalas tayo ay mag-isa na umaharap sa mga pagsubok. Bakit nga ba nagiging ganyan ang buhay? Kung kailan kailangan mo nang masasandalan, doon din sila isa-isang nawawala at hindi mo na mahagilap kung saan. Sadyang habang ang barkada ay para lang sa panahon na ikaw ay masaya, o di naman kaya sa panahon na kailangan kanila? Well, ito ang point ko. Meron tayong iba't ibang uri ng mga barkada. Yun ang tinatawag ko na seasonal friends. Meron kang mga barkada na sa inuman mo lang nakakasama. Meron ding mga barkada na sa larong basketball mo nakilala. May mga barkada naman na sa trabaho mo nakakasalamuha. At meron kang mga barkada na kahit minsan mo lang nakikita ay laging nandyan pag kailangan mo sila. Sila ang mga barkada na higit 10 taon mo nang nakakasama sa hirap man o ginhawa. Totoo nga ang kasabihan na minsan sa kadiliman mo matatagpuan ang liwanag na hindi mo nakita nung ikaw ay nasa maayos pa kalagayan. Ang ibig kong sabihin ay, kung sino ang nandyan sa panahon na ikaw ay lugmok at walang makapitan, sila ang tunay mong mga kaibigan. Kaya, sa panahon ngayon, piliin mo ang mga tao na lagi kang pipiliin. Anumang kaibahan ng ugali at pagkatao ang meron kayo. Hello mga uncle! Welcome to Biao Binalbagan, Negros Occidental. Myself wondering, what did happen to the last 10? I ran away with my life, fast forward, never turned back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. In today's episode, atong i-feature ang isa sa pinaka-popular ug nag-viral sa social media nga tambayan diri sa Barangay Biao, Binalbagan City, Negros Occidental. Kini nga tambayan, paborito kini sa mga turista ug sa mga samanako nga medyo lagan. And this is the Hermit Mountain. Located kini nga spot sa Barangay Biao, Binalbagan, Negros Occidental. Well, if nakasunod mo sa atong vlog sa Sipalay City, wherein wala mi nag-overnight dito, we traveled from Sipalay to Kabangkalan City. And there, we spent the night kay pagkaugma mauni ang plano namo nga bisitahon. This place became famous a couple of months ago. Lots of tourists from different cities came to visit Hermit Mountain. So ako na-curious kung unsa jud kanindot ang lugar. And finally, I was able to witness the very magnificent place wherein bugnaw kaayo ang breeze sa hangin ug ang overlooking kaayo nga peak sa Hermit Mountain. You'd feel like you are in Tagaytay City. So here's our story, padulong mi sa Hermit Mountain. We are looking at the Google Maps para sa mga suggested routes padulong sa Hermit Mountain. And sa among kadangag, nalapaw mi sa supposed to be likuan na mo padulong Hermit Mountain. So, tungod sa among pagkalapaw, nagsuggest og different routes si Google Maps. And to our surprise, nag-trail rides mi for more than 6 kilometers before mi nakaabot sa may concrete part na kalsada. Well, wala pa gyud na human ang among adventure dito. Pag-abot na mo sa unahan, nasalaag pa jud mi kay lahi ang gisuggest ni Google Maps na route. And we did not have a choice but to ask the locals kung asa gyon ang Hermit Mountain. Thankfully, nakita na namo ang sakto nga dalan. And we traveled for about 30 minutes going up to Hermit Mountain. Well, the view erased all the disappointments we had along the way. After all, worth it among pagkawala-wala kay nindot gyud kaayo tambayan sa Hermit Mountain. You will feel relieved of all the baggages you are carrying in life temporarily, and plenty of positive thoughts will circulate within your mind that no matter what storm you may encounter, there is always sunlight after the rain. Except lang kung gabi mag-ulan. Joke lang mga uncle. And if naabot ka diri nga part sa video, might as well comment, like, and share. See you sa next vlog mga uncle. Cheers!